Lisbon, this is best gaming ever. Kasama ko si Bryan ng RS15 ng motovlog. So, samahan nyo kami sa Marilake at magkape. Let's go! What's up guys? Touchdown. Dito na kami ngayon sa ano nga to? Cafe Caterina. We're here at Cafe Caterina sa Marine Marilake. So kain muna kami guys. Peace. Cafe What's up guys? My name is Tony and this is Best Gaming Ever. So kasama ko ngayon si Bryan of R15. So YouTube sound ano. hindi na record yung banking niya, mamalupit na banking niya. Please, punta kami ng ligtas. Yun yung importante ko. Chillax lang, pansit yung chillax. Kain tayo guys. Okay guys. Pansit yung chillax. Lagyan ko na ito lahat or... May ano ko ba sa ipon? Allergy guys. Ang dami ako na nakikilalang ano eh, ano ko sa ipon. Actually parang ano eh, parang podcast. Wala tayong content. Kasi edit ko na lang. Pwede yung haba ng video mo na yan, no? Oo, edit ko na lang. Akin, 5 minutes lang. Ay, hindi ko pa ulit nakwento sa'yo, no? Membro ako ng podcast, macho podcast. So, gagawa nga pala ako ano, ng content, parang episode. Parang ano, podcast sa recorded. Pangalan ko nung ano po. Putak mo na yan! Putak mo na yan! So which is ano, lahat ng magiging guest ko, free full tank. Free food. Siyempre, basta samahan nyo na ako mag-ride. Especially, first time kong mag-ride, mag-isa dito sana. Nakunta ko si Bryan. Si Bryan lang nakunta ko na available. Siyempre, wala akong paso. Pero wala kang trabaho. Wala pa rin tayong trabaho, guys. Pero mag-start na siya, kailan? 5. Bukas. So, hopefully, dapat siya yung ano eh, referral ko sa company. Sayang. Pero, yun yung unang nandang sa kanya. May trabaho na siya bukas. Ano ba 'yan? 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 Ano
So, gagawa ko ng review about Honda Beat FI Premium, which is yung napili ko ng MOTO. Kaya ako na ito ang napili ko dahil babae si Kai. Request ng kapatid ko kasi especially sa mga Filipino average height na yung seat height. Actually, katulad ko, seat height talaga yung una ko hinahanap. So, yun. Honda Beat FI is actually has 740 yung seat height niya. Okay naman yung digital panel ng yung GFI, yung beat ko. Malinaw na malinaw yung speedometer, odometer niya. Then yung tail lights niya. Swak na swak. Pag madilim, kitang-kita yung likod. So, although na medyo may doubt ako, nilagyan ko ng reflectorized sa likod. Para sure. Then, it has echo indicator. It will notify any riders na may gamit na ito. Kapag nag-flash ito, it means naka-optimum fuel efficiency siya. So, pag nakainaw siya, tapos nagka-throttle ka, ibig sabihin nun, yun yung sufficient na nakakatipid yung gas mo. Nakakukuha mo yung speed niya at the same time, yung fuel consumption is minimal. So, paano ma-reach yun? Actually, nabasa ko sa manual, para mag-umilaw yung indicator na yun, dapat at least naka-idle ka ng mga 1 minute. And then, makapag-speed ka ng mga up to 10 kilometers per hour. Tsaka siya mag-indicate. Tsaka syempre, pagka-start mo, dapat naka-switch yung idling strap button. Tsaka hindi siya magka-function. Kapag kinik-start mo, so supposed to be dapat ma-start mo siya using push start button talaga. Sinubukan ko 'yun minsan, nag-kickstart ako. Ay, gumana 'yung ilaw 'yung ilaw yung ano. Ano 'yun yung ano parang yung kapag naka-idle ka biglang tigil. Ah, ano tawag doon? Kasi tawag doon idling stop system. 'Yun. ISS. So, 'yun yung magandang ano, fuel efficiency na feature ng Beat. And then yung tire niya ng Honda Beat. Tubeless na siya. So, ano pang ano tubeless? Wala siyang ano, interior? Walang interior, tubeless. So, ano bang advantage nun? Yung tubeless din sa'yo, di ba? So, hindi ko rin alam na tubeless yung sa'yo. Kasi, parang ang laki ng gulong. So, tubeless guys, advantage na ito. Kapag naklatang ka, di ba? Tama. Parang i-inject mo na lang ng sealant. Tire sealant. Yun yung maganda sa tubeless. Ano, hindi siya agad sisingaw. O, hindi siya basta-basta sisingaw. So, meron ka pang, kunyari, napako. Hindi mo basta-basta matanggalin yun. Meron ka pang mga few kilometers para tumakbo sa pinakamalapit na vulcanizing. So, yun. And then, it has a PGM FI fuel injection. Meaning, sobrang tipid niya sa ano. Sobrang tipid niya sa ano. Sa gas talaga. So, ngayon, ilan gas mo doon ngayon? 50 na. 50? Hindi, kada hour, ilang liter kada kailangan? Sa akin, kasi nabasa ko sa mga review mga beginners, nakaka 43 kilometers per liter. Pero yung mga biyasa na gumamit ng FI, nakikita ko nakakaano sila, 60 to 70 kilometers. Ikaw? Ngayon, siguro nakaka-50 pa lang. Pero nung first consumption ko, 43. Kaya nakaka-isang daan ako per week nun. Pero ngayon, nakaka-50 per week na ako ngayon. So, kanina, okay talaga. So, kanina, galing kami yung Shell Pogon, full tank ko is 50. Last ako nagpagas, last Saturday, 50 rin. So, ngayon, 1 bar na yung nabawas, meaning about 1.3 liters. Hey, sabi sa manual kasi kapag nagbi-blink na yung last bar, meaning kasi meron ka na lang 1.1 liter
Ah, reserve. Reserve na yun. Reserve. So, kailangan mo nang pumunta sa pinakamalaki. May feature yung side stand na kapag nilower mo, dito yung makina. So, hanggat nakababa yung side stand, hindi siya mag-start. Kahit anong start yung gawin mo. So, yun yung isa sa mga key features ng Honda Beat. And then, ito sa combi brake. Yun yung pinaka-nagustuhan ko sa Honda Beat. Yung combi brake. Ang sabi sa akin kasi, actually hindi ko matansya rin, pero ang sabi sa akin ng mekaniko ng Honda, kapag pinrest mo yung rear brake, may 25% na mapupush yung front brake. Chilek-chilek ko yun. Parang makakalabit siya sa... Baga parang sabay sila nag-brake. Pag-rear ang pinyo. Oo, pag-rear. So, may 25 to 75% na magpa-function yung front brake. So, at least dapat minimal lang dapat yung pag-push ng rear brake kasi baka mag-skid ka. Hindi ko pa nasusubukan na sabay ng bigla. Pero dinadaan-daan mo, okay naman. Especially kapag yung sobrang tulin mo, kailangan mag-stall dapat mag-full stop ka. Rear brake, and then parang isabay mo, para at least up to 75% na magkakapit yung front brake. Isa sa mga hindi ko nagustuhan sa, Honda Beat, well, actually, maliit lang kasi. 11 liters lang yung ano niya. Ah, yung capacity. Kasi ano, half face? Hindi rin eh. Sinubukan ko talaga. So, mga tools, tsaka ano lang. Kapote. Kapote, yan. Yun lang kaya niyang mag-i-yan. So, pwede naman lagyan ng racks sa likod. Ang Honda Beat is a 110cc displacement. It has a CV starter, the same kind of kickstart, so electric start button. So, automatic siya actually. And then, yung suspension niya, telescopic port, yung front, and then yung rear, monoshock. And then yung brake system niya, so hydraulic ventilated disc yung brake niya, yung front. Yung rear brake niya is mechanical leading trailing. And then yung tire size niya, yung front is 80 by 90 tubeless. Yung rear size niya is 90 by 90 o 90 over 90 tubeless din. Dry weight o yung parang capacity ng weight ng motor na Beat is 90 kg to 90 kg. Wala din bakit 90 to 90 kg. Siguro it depends kung kasama yung ano yung side mirror kasi binili ko walang side mirror. So, depende rin ito kung paano siya ma-setup. Pero approximately 90 to 93 kilograms siya. So, magana-magana, especially sa mga Filipino average height at weight. Kaya-kaya nyo ito. Nung first na nabili ito, hirap na hirap ako ni center stand. Hindi ko alam. Nabibigat ako nung una. Lagi ko naman. Yan yung din ako sa matagal mo. Pero sana yan lang. Ground clearance siya is 146mm. Yun yung height niya, tama. Yung mula sa ground, tsaka sa base niya. So, ako, bala ko sana ipanower dyan. Pero kung ganun yung ground clearance niya, ayoko baguhin. Kasi yung humps, yun yung ayoko nga iwasan ko. Ngayon, kasi baka yung humps sa humps. Unang bili ko sa Beat, bala ko sana pa-lower. Kaya lang nung nasanay na ako, sabi ko hindi na. Pala kasi medyo hindi ko abot. Although abot ko naman, naka-tipto ako. Okay naman. At least na mamanugol ko naman. Kaya lang medyo hirap ako pagdating sa traffic. Nakating kahit ako. Singit-singit. Pero okay naman. And then, yung fuel tank capacity niya is 4 liters. Sa ibang view actually, sa ibang review, yung 4 liters na yun, kaya nila pumunta ng Baguio. So, hindi pa natry. Try natin minsan yun. Kasi matipid sila sa'yo eh. Oo, kaya kasi, kaya lang. Since na FI siya, so,
kaya naman siguro talaga. Horsepower niya is 7,500 revolution per minute. Mataas na yan actually. Nung bago ko siya ipa-first service, medyo parang pigil yung ano niya na ako. After nung ano, napa-pre-service ko, ang taas, yung ano, takot ako eh. Parang konting biga ko lang ng galit na galit. So parang na ano, parang na-unlock siya. Naka-maximum torque niya is 6,000 RPM lang. Then yung battery niya is 12 volts, syempre. Of course, it has a combination of system. So, yun lang guys. So, sa lahat ng mga Filipino average na height na ako, nasa 5. Kahit ako, walang kontra. 5 walang kontra. Walang kontra. So, abot ko naman siya. So, kung 4-9 kayo, 4-11 like my sister. Gusto rin kasi ng kapatid ko nito. Actually, ito rin yung first choice ko since na gusto rin ng kapatid ko na i-drive ko. Bagay na bagay ito sa mga tulad natin mga Filipino average. So, abot-abot ko. Especially kung sa traffic. Yung tipong kung nakatikito kayo, kaya naman na nasa sa inyo na yun kung gusto nyo patapasin yung buwan, i-customize yung shock. Actually, pwede palitan yung shock, i-customize na pababaan o bumili kayo ng shock na yung medyo mababa. Pero as of now, medyo okay pa yung shock ko eh, stock pa. So yung, wala pa akong balang palitan yun. Single shock ba yun sa'yo? Single lang. So yun. So nakita niyo naman yung last video ko na modification. Na-modify ko pa lang doon is yung ano, lever guard, handle grip, saka yung slider. Kailangan ko yun for safety since na madalas sa ako na sa traffic. So yun lang guys, that's my first review after first free service ng Honda Beat. At nandito kami ngayon sa Marilake. Asok na ako galing kami na Shell Pugon. Nagpa-pulltank ako ng 50 pesos. One bar pa lang yung consume namin. So, sobrang tipid. Alis! Kaya-kaya nyo to guys. Especially ito yung pinakamura. Pinakamatipid. Pinakamaliit. Pinakamagaan. At aside dun sa pinakamurang motor na scooter, convenient siya sa mga traffic, weight consumption, the best. Tsaka safety feature niya yung combi brake. So, SRP niya, 69,900 pesos. So, ano pang hinihintay niyo? Bili na guys. Tip ko lang ha. Dumadami na ang populasyon ng sasakyan. Mag-motor na kayo. Kung pwede nang luwagan yung daan eh. Kaya lang wala eh. So that's my review, my first review after free service ng Honda Beat. My name is Tony and this is Best Gamer. Kasama ko si Bryan of R15. Ciao guys. Ciao as in. Ciao. Bye guys.